Good day mga paps, sa video ito ay ibabahagi ko lang kung paano ko in-adjust yung travel ng aking dropper post na Satori Sorata Comp. Suggest ko na rin na kung sakali man na parehas tayo ng model ng dropper post na naka-external cabling, suggest ko na huwag mo nang tanggalin yung cable kasi medyo mahirap siyang ibalik ulit, lalo na kung ang gagamitin mo ay yung used na. Dahil sa syempre medyo warak na yung unahan at mahirap nang i-shoot ulit dun sa mismong lagayan nung wire doon sa dropper post. Sa pagkakalas na itong dropper post, kailangan mo ng tools na socket wrench size 12. Kasama na rin yung ratchet wrench, syempre para magamit mo sa pag-ikot or pag-twist. So, sundan nyo lang yung video, ano? Kung halimbawa man. So, una, doon muna tayo sa bottom. Doon ka unang magkakalas nung, ano, ng threaded na lock niya. Gamit yung socket wrench. So dito sa part na to, hindi mo pa mahuhugot tong air cartridge, no? Kailangan mo pang i-unscrew ulit ito kasi naka-screw din ulit siya doon sa unahang bahagi naman. So unscrew lang ang gagawin nyo. So dito pwede mo nang linisan tong air cartridge niya, punasan mo lang. Lagyan mo ulit ng bagong grease kung kailangan, kung medyo tuyot na yung grease niya doon banda sa may ano, doon sa nagpi-play na travel. Lagyan mo lang ng bagong grease or linisan mo muna syempre. So dito, kakalasin ko naman itong bahaging ito. I-unscrew mo lang rin yung lock niya. So obvious naman na yung lock niya doon. So unscrew mo lang, then mapaghiwalay mo na itong dalawang ito. So since na let's say na linis mo na yung air cartridge, pwede mo na ring linisan itong dalawang ito. Tanggalin mo lang yung old grease or kung medyo natuyuan na, linisin mo lang tapos punasan mo ulit ng bagong grease. Ganun lang siya. Thank you.
ayan guys, nakita niyo na kung paano kalasin at paano kung paano kalasin para malinis niyo yung dropper post niyo. Just in case na medyo pumapalya siya, maaring sa kulang na lang sa grease at baka natuyuan na ng grease. So yun yung mga paraan. Yun yung paraan para mabuksan yung inyong dropper post na Satori Sorata Comp. Yun yung sa model ko. So I think almost lahat naman siguro ng Satori is magkakaparehas lang yung pagkakalas ng kanilang dropper post. Although merong pagkakaiba, maaaring slight lang siguro. Sa case ko, since na yung sa akin ay external cabling yung sa akin, so yun yung paraan. Ngayon, dumako naman tayo sa pagdadagdag at pagbabawas ng travel niya. So, let's say from dito sa model na meron ako, let's say gusto ko siyang dagdagan, 125mm yung travel neto. Madadagdagan ko yung travel niya ng maliit na porsyento lang. Yung pagdadagdag natin ng travel ay magdidepende sa lapad nitong part na ito. Itong part na to, depende sa lapad na ito. Kasi magbabawas lang tayo dito. Pag binawasan mo ito, so lalo nga haba yung lalo siyang didikit dito banda. So lalo nga haba yung possible travel nung nito pag nabawasan ito. Kasi didikit siya dito nang mawawalan ng depende kung ilan yung ibabawas mo. So sa case nito, ang sukat nito ay nasa 15. Nasa 15 nito, 15 na mm. So, kung babawasan mo ito, at least magtira ka kahit 5 mm. So, gaano ba kalaki yung 5 mm? Mga ganyan. Mahalaga kasi ang part na to kasi ito yung stopper niya, pinaka-stopper. Ito yung pinaka-stopper niya dito. Bali, nakaganyan siya. Kung mapapansin nyo, ito may medyo may labas na hindi siya straight na may bawas. Meron siyang lead dito, which is ito yung nagpa-function as stopper dito sa part na to. Kumbaga, paganto siya. Iyon. So, ito, stopper na siya. So, kung pag nag-travel siya, kung hanggang saan lang yung stopper niya, hanggang doon lang siya. Diba? So, since ito, ang size nito is 15 mm, ang pinaka mababawas mo lang ay 10, at least 10. Yan, hanggang dyan. At least magtira ka kahit 5 kasi kailangan niya pa rin kumagat dito sa mga notch na nasa loob. May mga notches dito kung saan itong mga part na ito papasok dito sa notch. Ito ay yung para maiwasan yung play niya. Hindi siya nag-roll ng paganto, left and right. So, yun yung purpose niya. Ngayon, paano mo puputulan ito? Kasi hindi mo naman matanggal. Hindi ito natatanggal eh. Hindi mo may lalabas. So, ang option mo, lagariin mo siya ng maingat. Lagariin mo siya pa side maingat or gumamit ka na lang ng cutter kung kaya mo. Gumamit ka ng cutter, dahan-dahan, kasi plastic lang naman ito. Hindi naman siya aluminum. So, i-cutter mo na lang, cut mo siya, paikot, dahan-dahan, iwasan mong gasgasan tong part na to, kasi masisira yung travel nung dropper post. Kasi sasabit-sabit yung let's say from dito, sasabit yung kung may gasgas, sasabit siya. So, masisira pati yung seal mo na nagsisil nung grease para smooth yung kanyang sliding. So, iwasan mong magasgasan tong part na to.
So, yun yung paraan ng pagdadagdag ng travel. Ngayon, sa case ko, ang gusto ko mangyari is bawasan yung travel. Kasi yung bike ko, medyo malaki. Mataas yung kanyang seat tube. Ngayon, ito, pag sinasagad ko to, so pag nakasagad siya, let's say ganyan, sagad na to hanggang dito na sa doon sa seat tube, medyo hirap pa rin ako. Kailangan kong bawasan ng mga at least 5 to 10 mm. So mga paps, doon naman tayo sa pagbabawas ng travel ng inyong dropper post. Ano? So sa pagbabawas ng travel, ganun din siya. Ang maximum na may babawas mo lang siguro is mga 1 or mga 10 mm. Kasi yung cartridge na nakasalpak sa loob is intended siya, let's say sa akin, intended siya for 125 mm. So, yun lang yung hindi mo na siya pwedeng bawasan kasi yung sukat niya is sakto lang siya dito. Kailangan mo kasi itong ipasok, ano? Ang paganyan. So, dapat matread mo ito. Ito yung maglalaki. So, pasok dapat yan, buo. Ngayon, kung magbabawas ka ng travel, so, maapektuhan dito. So, hindi mo siya mailalak ng gusto. Ngayon, ang goal natin is kahit kalahati lang. So, that will be around 5 mm. Yan. Maganyan. Ang 10, siguro kahit paano yung 10, pwede pang ihabol. So, sa case ko, susubukan natin hanggang 10. So, hanggang 10 lang ang pwede mong ikaltas sa travel niya kasi yung kanyang air cartridge is intended talaga sa ganon. Yung haba neto, yun yung basihan. Ngayon, kung mas maikli ito, yun, pwede mong bawasan yung travel ng neto. So, paano natin gagawin yun? So, ang solution ko sa case ko is simple lang. Maglalagay lang tayo ng harang dito para hindi ito may sagad ng maximum na around 10. Kasi once na nag-lock tayo, pagka nakasalpak na ito at ipinasok natin ito, kailangan nating i-lock ito. Itong nasa dulo. So habang pinipwersa natin yan, so magko-compress ito naman dito sa part na ito. Ko-compress siya. So ano yung pwede kong ilagay para mabawasan yung travel na itong dropper post na ito? So simple lang yung nakita kong solution. Yun ay sa pamamagitan lang na itong electrical tape. So maglalagay lang tayo dito ng electrical tape. Tapos ang lapad ng electrical tape na ito is around 16 to 17. Ngayon ang maximum lang natin na pwedeng ilagay is 10, pero okay lang 'to kasi manipis lang naman yung ilalagay natin na electrical tape kasi kailangan magpantay siya dito sa part na ito. Kasi sa loob, pag nasobrahan mo siya, hindi na siya may papasok. So, since na ito is around 16 to 17 mm ang lapad, pag nilagay natin siya dito, habang naglalock tayo dito sa part na ito, unti-unti naman siya magko-compress. So, maganda rin niyon kasi magiging stable yung kanyang spacer dito, kumbaga. So, una, linisin muna natin itong part na ito para dumikit yung electrical tape. So, magandang panlinis dyan sa akin, sa pagkakalam ko, is yung alcohol. Pero kung meron kayong mga sticker remover, kagaya nito, maganda rin ito. So, ito, nabili ko ito sa day-to-day lang, tender hams. So, gawin na natin. Tapos lang ko lang nag-release part ng electrical tape. Thank you.
pantay lang natin mga paps para pantay, di ba? So, hindi mo kailangan ng makapal, kahit manipis lang, ilang ikot. Ngayon, kung halimbawa napakapal yung lagay mo at ayaw pumasok dito, pwede mo naman bawasan. So, mas mainam siguro yung sobra muna, tapos pag di pumasok, tsaka mabawasan. So, I think ito, okay na ito. Ayan. So, testing. Ayan. So, may stopper na siya, no? May spacer na. Mamaya, pag ipinasok ko na itong cartridge niya, since na kailangan kong pakapitin tong mga thread na ito dito. So, na-expect ko, i-compress niya ito. So, pag kinompress niya, so mas okay siya dahil mas magiging stable na siya at mas magiging makapit na. Kumbaga, nakaporma na siya. Kumbaga. So, pasok na natin. Ipasok mo lang according doon sa mga nuts niya. So, kagaya na ito. Ito medyo sobra, no? Mahirap ipasok. So, kailangan kong bawasan ito. Siguro mga dalawang ikot. Kasi yung pagko-compress pa mamaya, lalo siyang kakapal din. So, 1, 2. Siguro mga dyan. Pwede na siguro yan. Hindi kalakihan yung mawawalang travel, pero malaking bagay yon kung makakatulong naman yung 5mm para bumaba yung travel, para hindi ka mahirapan sumampa, di ba? I mean, hindi ka mahirapan na isampa ulit. Ito mga paps, sakto na. Tapos at the same time, gumagana yung stopper niya. Yan. So mamaya, i-compress niya pa yan. So hanggang 10 lang maximum ang pwede sigurong ibawas. Shit. Sira pa yung So mga paps, ayan, naayos ko na. So naka-fix na siya, no? So i-connect na natin ngayon itong cartridge niya. Air cartridge. Pasok natin. Push. And then i-thread lang natin. Thread, ikot. Ikot. Ayan. So, okay na. Sagad natin. So, push. So, ito yung sinasabi ko na dapat kumapit siya para stable. So, around 15 to 16 or 16 to 17 mm yung lapad ng electrical tape. Pag kinompress na natin yan, so magiging around 10 na lang yun. Ano? Mako-compress siya kasi ipupush na ito. Okay. So, ito na siya mga paps. Nakapasok na. So,
Sukatin natin ngayon yung kanyang travel. So mga nasa 118 na lang ito. 118 from 125 to 118. So meron siyang mga 7 mm na nabawas. So sa part ko malaking bagay na 'yon kasi yung paa ko kasi medyo kailangan ko pang i-extend konti para lang ma-rotate ko yung aking crank. So ito medyo okay na ito para sa akin. Mga paps, disclaimer lang, no? Kung gagawin niyo to sa inyo, do it at your own risk. So sa akin, ito lang yung gumana, ito yung naging applicable. So maaring hindi sa inyo. So disclaimer lang sa akin, proceed with your own risk. Okay?